Isa na naman po nakadumal-dumal na pagpatay sa mga kabataan Islam sa Lambayong Sultan Kudarat sa kagagawan po ng mga pulis. Ito po ang Damo Motor Vlogs na humihikayat, tumutulong sa mga kasama kong Muro Vlogger na isa-isayin po natin gisingin ang ating mga kinaukulan. Sahabuddin Ali, brother of Samanuddin Ali, and I am making this video to seek help and to seek justice for my brother Samanuddin Ali and his friends Mokong and Orton. So according sa news ng dito sa police station namin dito sa Lambayong, ang kapatid ko si Orton tsaka si Mokong isa kasakay ng motorsiklo, which is motor ng kapatid ko, which is true. Pero yung sinasabi nila na may dalang baril, granada, shabu, I don't think so. Nakita nyo yung mga mukha ng mga pinatay ng mga pulis. Ito kapatid. Ting, tadala to ng granada. Ting, ano nung to bumaril? Yung kapatid ko, tinamaan ng tatlong bala sa dibdib niya. Ang dalawa, lumusot hanggang sa likod niya. Ang isa hindi. Which is Armalite yung ginamit. So, ang sabi nila, sa report nila, naglaban ang mga kapatid ko at ang mga kasama niya. Kapatid ko at ang mga kasama niya. Pero, yung kapatid ko ay marunong yan magipaglaban. May time na matigas yung ulo ng kapatid ko, pero never yan. Hindi yan sumasali sa mga away, lalo na pag involved ang pulis. Grabing takot niya yan sa mga pulis. I have nothing against sa mga pulis. Pero mga pulis dito sa amin, ano nila nagawa? Patayin yung kapatid ko, pati yung mga kasama niya. Kapatid ko nag-drive ng motor. Sabi nila, nanlaban. Ang kapatid ko may dalawang tama ng bala dito, tsaka dito. Ibig sabihin nun, ano? Namamakawa yung kapatid ko. Nagmamakawa. Sabi ng pinsan ko, may tendency daw na yung pagbarilis malapit kasi yung lusot ng bala sa likod ng kapatid ko maliit, so hindi masyado malaki yung impact. So napitan nilang binaril yung kapatid ko. Hindi ngayon marunong makipagbarilan kahit mga plastic gun, hindi. Na
I am asking for help. Sana makabuto sa Tulfo or sa mas mataas na hukuman. Please, we are asking for help. We seek for justice for my brother, pati sa mga kasama niya na brutal nilang pinatay. Kabataan, at kagano yun eh. And Rose, ano ba ang nangyari? Mr. COP na Lambayo, huwag kang maging bakla! Bakla na ay itago mo, magsandig ka sa mga ibang doon sa ibang tao na magpalakas o magbigay ng pahayag between na ikaw dapat ang magbigay ngayon ng pahayag dito sa Irepo. Hayop ka! Tampuan ka ni Satanas, Mr. COP! Inahapit na panawagan ko sa lahat. Gusto ko pong makausap ang pamilya ng tatlong kabataang namatay. And Monday na Monday, magpapayot tayo ng kaso, sasamahan ko po kayo. Gusto ko po, tawagan niyo po ako sa personal na number ko. Sa account na Eric Dugaduga, i-message niyo po ako. Ang personal na numero ko, ibibigay ko po. Tawagan po ako ng pamilya. Wala akong contact sa pamilya nitong mga namatay na baba. Nainis ako, actually hindi ako upo ngayon. Pero, walang media, walang mga news outlets na nagpalabas na komentaryo nila sa pagpapayot ng mga kabataan, although kung may kasalanan ang mga kabataan, hindi mo na pwede pa yun, may nordendad. Yan po si Major Jemuel Tunakaw na naka-assign sa Lambayong Sultan Kudarat. Siya po yung may kagagawan, kasama na po yung mga pitudo na pinaguhuli niya na mga kidnapper at saka mga hudapper po. Siya rin yung pumatay doon sa tatlong kabataan na Islam. Kaya tinatawagan ko po ang mga kinaukulan. Napansinin po natin ang isang major na sumisira sa atin. Maraming salamat. Yan naman po yung mga comment sa ating Facebook na nagpapatunay na yung mga kabataan ay wala po talaga silang kasalanan. Yan po ay yung major na po na yan, si Jemuel Tunakaw, ay naghahangad lang ng promotion. Kaya po sa ating mga kinaukulan, mga governors at saka sa BARM, tulungan po ninyo ang mga kamag-anak na napatay na kapatid natin. Kaya sana po ay matulungan natin lahat. Maraming salamat and syukran sa kadatabang atanong.